Ayun na, mapagpalang araw po sa ating lahat mga ka-business. Ayun oh. Hello po. Miss ka-business, Damulag, Bunso, hello po. Tuknoy, Intoy, and Papaya, Bira. Hello po kaya, makikiraan po. Ayun mga ka-business, papasyala natin sila Gina. Boss. Pinanood mo kayo sa YouTube. Ay, salamat boss. Thank you. Business. Opo. Si yung pangalan ni si Gina. Di yung lalaki na ano yung Christian. Oh, Christian. Oo. Oh. Yan yung nagnilalawin niya. Op, dadaanan din po namin. Opo. Makikiraan muna kuya, salamat sa suporta mo. Thank you. Salamat sa kuya. Salamat. Subaybayan kayo eh. Tumawa si kuya, nagulat pa ko. So yun pa mga ka-business, ano, papasyal tayo kay John at saka kay Nay Gina. Kumustahin natin. Pabutan natin ayuda, yung may dala tayong bigas. Tsaka konting groceries. Ano po mga ka-business, sana ay nasa maayos at mabuting kalagayan sila mga ka-business naming minamahal. Let's go, let's go! Bira! Bira, bira! Bira, bira! Tayo, medyo looban ito mga ka-business. Ayun, doon sa mga bago pa lang, Nay Gina tsaka si John. You know, mag-ina sila na tinulungan natin mga ka-business. Sila po yung nakatira sa lansangan. Ano po? Wala silang bahay, namamalimos. Yan, binigyan natin ng matitirhan. Tapos sa hanap buhay na rin po mga ka-business. Nagbigay rin tayo ng hanap buhay. Ito po. Yan. Hey Gina, kumusta kayo dyan? Ay, dyan! Basta po ako. Uy, ang ginagawa mo dyan sa labas? Mga kaibigan ako. Mga kaibigan. Ayos, may kaibigan na si John, ano? Oh, may pusa na. Ang cute naman nun. Kumusta kayo rito? Ayos naman po. Ay, Gina! Kumusta ka na? Balita ko may nanliligaw na raw sa'yo. Dito! Joke lang! Babasa. Ha? Nagbabasa? Yung tapos mo na basahin. Matagal na po yun eh. Kaya nga, itapon mo na. Eh, naiipon na naman doon sa ilalim ng papago, ng kama. Tapon na kayo, kami. Ano, kumusta? Kumusta? Ang balita. Naghanap buhay kayo, naghanap buhay. Jan, naghanap buhay kay nak? Apo. Ha, anong hanap buhay? Wala ba? Hanap buhay ang ano? Gata kami. Oh, yung pagtitinda nyo ng ano, ba nagbigay tayo ng puhunan pang tinda ng balot? Kumusta na pala yun? Napainto kasi nung nag-birthday ito eh. Oh, bakit yun ito? Ha? Alin po? Oh. Eh, tagal na nun ah. Ano nangyari dyan? Ikaw nga magkwento sa akin. Ha? Oh, ito si Ayan. Ano po? Anong nangyari? Ikaw magkwento sa akin. Benya, papaya. Bakit napanood ko pala dun sa vlog ni Papa Dins? Magpapaalam daw kayo. Ano nangyari? Lakan ba man sa akin? Saan pupunta? Pwede ba ako tumuloy? Tutuloy ako, anak ha? Ayun mga ka-business, ito yung pinagkaloob natin. Bakit na kami? Tirahan nila. Na kami. Bakit kayo mahihiya? So, kasi nagkakasakit siya. Nagkakasakit siya pagka nandito sa ganitong tahanan. Bakit nagkasakit siya? Upo ka rito dyan. Ayan si Mrs. Ka-business kasama ko at saka yung mga kagwang. Laro ko eh. Hayaan mo maglaro kay bata man yan. Di pa nga ito na ipapatuli. Ipapatuli pa nga ito eh. Ano nak, nakaredy ka na magpatuli? Ready na ako. Saan kaya yan ba? Ayun nak, buksan mo. Number one lang. Nanay Gina. Ano yung sabi ni doon sa vlog ni Papa Dins, gusto ko lang po linawin. Bakit sabi magpapaalam daw kayo? Ano ba plano?
Yung alin po? Yung pagpinda. Tapos, sinabi naman nila, sabi ko, ano na kami, mga ngamuhan kami, ayaw naman nila. Sino? Si Pare. Pap- Sino? Dati, yung bago ito mag-birthday, nagbili ng 1,000 pa kapinigay nila. Mm-mm. Nagbi- si Papa Dins, nagbigay ng pera. Kaya kami nakatinda, okay? Kayo. Oo. Oh. Oo. Tapos, sabi ko, eh wala pa yung bago nila bigay yung 2,000. Sabi ko, mangangamuhan kami nito. Sabi ko, mangangamuhan eh. Hindi mo nga maalagaan ito mag-isa na may pilay ka. Hindi, kahit ano. Siyempre may sildo ka dun. Oh, saan ka papasok? Naghahanap ka eh. Kahit matagahugas sa trapo. May nahanap na po kayo? Bayan. Sa bayan, may nahanap kayo? Wala pa. Dati ano ba talaga? May nahanap o wala? Dati nagaano ko doon, dalaga pa ako, nakakahanap. Ay sus, Ginoo, dalaga ka pa pala noon eh. Eh anong panahon na ngayon? Ito, pwede magtinda ng ano, sa bakery. Sabi. Matututo pa siya gumawa ng ano eh. Hindi, kaya ko naman. Kasi ako dyan eh. Kaya ko gustong linawin kung kayo ba ay aalis. Kasi sabi doon sa vlog, di ba pupunta kayo ng sa may gawing monumento ba yun? Di ba? Sino ang pupuntahan nyo po doon? Sa kapatid ko. Kapatid nyo? Kasi yung kapatid... Eh ano po talaga, Nanay Gina, pasintabi po ah. Ano po talaga ang inyong desisyon? Kayo ba ay... Babalik na lang. Saan kayo babalik? Manila. Kasi may bahay ng kapatid ko doon. May bahay ang... Alam mo kung saan puntahan? Oo. Oh, kami galing. Saan po? Banda Manila. Saan po banda roon? Kasi, baka mamaya dyan mga kabusiness ano, hindi naman po sa pag-aano. Maganda sana kasi may kapatid siya eh, di ba? So, ibig sabihin, may mag-aaruga sa kanila. Ang masaklap nito, baka mamaya, pag halimbawang nagsabi ako, okay, sige. Mamaya makita namin kayo ulit sa kalye niya, wala na naman kayong tinutulugan. Di ba? Ano sa palagay nito? Ang ano lang po doon ng bahay. Ha? Bahay na lang. Na namin. Anong bahay? Yung kagaya ng magtatayo ng bahay, ganun. Saan? Doon sa... Well? Sa may tambakan? Tambakan? Eh, ano yun? Hindi ka pwede basta magpatayuro ng bahay sa tambakan. Ano yun? Kubo lang. Public. Bawal nga maglagay ng bahay doon. Papaalam pa, doon nga yung kapatid ko eh. May nagbabantay doon eh. May mga bahay doon. Ano? Guardia. Eh, kailan nyo po balak umalis? Ay, ngayon. Ngayon, aalis na kayo? Kaya bukas. Desidido na ba talaga kayo? Oo. Ayaw nyo na rito? Ha? Kasi kung ano po, ito dyan ha. Ito, nakakaunawa ka naman kahit pa paano. Ito maayos yung kalagay nyo rito. Tapos ngayon, yung sa pagkain nyo, kahit paano naman, may ibinibigay kami yung ayuda. Diba? Pero, hindi nanay, saglit po, excuse. Pero syempre, kailangan nyo rin kumilos, maganap buhay. Kaya nga, binigyan namin kayo ng pampuhunan. Diba? Eh, pati oso, basta laro ko eh. Alin? Dami-dami bata dyan. Gusto niya, lahat palaro niya. Kala-kala, nakaya niya. Ganun yung katawan niya. Hindi, kung nandito dito lang naman siya maglaro, tapos yung paghahanap buhay, huwag pabayaan din, tinda ng balot. Ako nga, pero pabayaan ko na lang siya. Kasi ang bubuhayin nyo lang naman, sarili nyo eh. Wala na kayong pinibindi. Ano na kanon, narin ko siya tawag, bando siya lupan. Para paano ito sa kapatid eh. Parang yung mga kapatid na hinahanap niya, ganyan. Totoo ba yun dyan? Sinasabi ni mama mo? Hindi, siya po talaga yung gusto mag-aras sa mga kapatid ko. Oh, eh, ikaw daw pala, hindi naman pala siya eh. Ayaw ka ba dyan? Eh. Oh. Ayan, sige na, magkwento ka. Magkwento ka. Ano maiwanan ko yung tapang mag-aras ako? Talaga naman kasama ko sa mga kapatid ko. Pero man, di ba, mahirap ang panahon ngayon? Huwag maiwanan ba sa anak mo? Naranasan ko na nga si Mickey, wala pa nga isang araw doon eh. Hapon ko lang yung pinalikan, hindi na agad. Ah, Nanay Gina, ganito. Ha? Teka mga kabusiness, medyo na... Hindi ko alam eh. Kasi hindi ko naman din ito pwedeng pigilan. Dahil syempre, wala naman akong karapatan. Hindi ba? Ang sa atin lang, pagtulong.
Pero yung sagaan yung kanilang mga desisyon sa buhay, eh, labas tayo dun, mga ka-business, di ba? Kasi may sariling buhay ang mga yan eh. Sa atin lang, makatulong sa kanila, mahango sila doon sa lansangan. Ito nga, pinagkalooban natin ng maayos na matitirhan. Binilhan ng mga gamit pa unti-unti, higaan nila. Ito. Oo, tapos binigyan ng hanap buhay. So, ngayon po mga ka-business, pag sila nag-desisyon talaga, na umalis si Nanay Gina, eh wala kami magagawa doon Nanay Gina, kundi payagan kayo kasi wala namang, di ba Mrs. Kabusiness, ano opinion nyo ron? Gusto kong mahingi opinion nyo ron, Intoy. Ano po sana? Kung gusto talaga ni Nanay Gina na umalis kung saan doon sila maligaya, ayaw na nila dito, eh talagang decision nila yun. Yun nga lang, kasi ang inaalala ko, mahirap din pala doon humilingin, hindi na meron kita kami. Hindi naman dito naman. Sige, sandali na. Apo, Nanay Gina, sagli. Ang inaalala ko lang nito, baka mamaya sila, mabalik na naman sa ano, sa, kayo ba eh, talaga may matutuluyan doon. Sigurado ka doon dyan. Sa kapatid ka mo ng mama niya. Ay, kapatid ng mama mo. Ako. Meron, meron kayong matutuluyan doon. Ando po yung mga, ano kayo, pinsan. Ando yung mga pinsan mo, nakita mo na yun. Ayan mga ka-business, paumanin sa inyo, nung mga unang na-vlog natin sila, hindi lumabas ito eh, yung ganitong kwento. No? So ngayon lang ito lumabas, na may kamag-anak pala sila doon sa Maynila. Nabanggit lang nila doon, pero ang sabi, hindi raw nila alam puntahan. So ngayon, sigurado kayo na alam nyo puntahan, Nanay Gina. Oh? Alam mo, ikaw, kaya mo puntahan mag-isa? Oh. Ano nga, makalaking kayo doon, malayo na yun. Ha? Malayo na yun. Hmm, kasi Nanay Gina, ganito, kung ano't ano man, mababalitaan din po namin yan. Kasi siyempre, may mag-message sa amin kung nasaan kayo, makikita kayo ng mga ka-business natin. Di ba, alam mo naman yun, minsan may nakakakilala sa inyo sa daan. Oh. Oo. Eh sa amin lang, gusto namin matiyak na kayo ay mapapabuti. No? Ako. Kaya nga kami magpapaalam sa inyo. Kasi gusto namin maayos yung usapan. Hmm. Kung hindi yung lawa, umalis kami agad. Mamaya at mamari doon. Kaya nga pupunta kami ngayon. Tumatayin nila kami kapag may ano kami, makapunta na kami doon. Sa amin? O doon sa kapatid mo? Masahe kami. O, magkano kailangan nyo pa masahe? Magkano? Magkano po ang pamasahe na kakailanganin nyo? Kasi yun kamo ang inaantay nyo, di ba? 100, ganyan. Alin po? Sasakay lang kami jeep. Oo. Ano dyan, ikaw? Pabor ka ba doon sa gusto ng mama mo? Siyempre naman. Pabor ka doon? Na doon na kayo titira? Ayaw mo na rito? Eh, siya na naman. Ayaw dito. Ha? Ano? Magsalita ka nung kung ano yung nasa puso mo. Maganda nga po dito. Kahit na minor, pero nagbibinata na yan. May ano na rin yan, may ika nga eh. Pag-iisip na rin, may isip na rin. Sa niniisip, oh. Pagdaan ba, wala iwa ka dito sa kamatulog. Kaya nga, gusto mo ba sumama sa mama mo? Gusto mo? Kasi ikaw mag-aanap na namin, tsaka mag-aanap kami naman, inaway. Inaaway nga po siya ng ate niya din. Inaaway? O inaaway ka rin ng ate mo rin. Hindi ah. Ano sabi ni Chan? Nireklamo ko lang yung kapitbahay nila, kating kapitbahay nila, niyayayang kapatid ko maglaki nila sa'yo. Ngayon ako naman, hindi ako makaano nang reklamo. Paano yan? Magkakalayo na tayo. Ha? Kailangan nireklamo yung kapitbahay. Hindi na tayo magkikita. Hindi ka na. Pero yun mo, naawa ako rito kay Jan eh. Kay Jan ako naawa kasi hindi niya alam eh. Kasi alam nyo, sa totoo lang, ang plano nga sana rito, kung mananatili kayo rito, ito si Jan, mapag-aral. Eh sabi mo naman, kaya mo kamo. Pag-aralin. Eh mahirap naman sabihin ko mga ka-business, di ba na ano. Para naman tayong nanguhusga rin. Ayoko nang ganun. Ano po, mga ka-business.
Kanya lang, bukas naman yung ating unawa at saka isipan, mga mata sa sitwasyon ng mag-ina. Talagang pinaka-main concern natin rito, itong bata, si Jan. Paano gagawin natin? Ano bang ayaw mo rito, Nanay Gina? Ano bang inayawan mo rito? Yung mga kapitbahay doon, nakatingin, may ingay. Natural, nagkukwentuhan mga kapitbahay dyan. Hindi bingo? Oo, natural. Pwede ba yan? Karapatan nila yun. Kayo nga rito, pwede rin kayo maglaro eh. Wala tayong karapatan na pakialaman yung kapitbahay. Ilang tema? Ano? Karapatan nila yun. Okay. Ang kumain iyang ako yung ganyan lagi kaya mga kami para at bakit ka mahiya eh talaga, teka ito tanong ko sa iyo noong bang kayo ay nasa lansangan ba kayo ba hindi nanghihingi o nanghihingi nanghihingi pa oh nanghihingi oh din na tayo dahil nanghihingi no nakaano lang tayo binibigyan na tayo pagkulang ano ba yun walang ka ganyan ka walang palagsid dyan eh, pagka inanunong nanay niya, kumbaga parang pati yung sarili niyang gustong sabihin, pang-unawa, inanong nanay dyan, ninong nanay, wala na. Hindi pulubi ka dahil sa kaka-computer mo eh. Mama naman akong ano ko sa kanya eh, kasi siya, nauna ang computer kaysa sa aral niya. Dapat mauna ang aral niya bago computer, kaya nga ganyan ang nangyayari sa amin. Kaya mga kabisnes, ano, ito yung sitwasyon nila. So, pasensya na po kayo, ho. Eh, yun nga. Gusto lang naman namin sana, yun nga, mapabuti sila. O sige, ganito. Tawag nito, bahala na po kayo kung ano ang desisyon nyo, igagalang namin. Ano? Kaya, kung ano ang desisyon nyo. Patingin ka namin kayo, mag-iisip pa namin yata. Ha? Patingin ka na, napapagod din kayo dahil hindi po. Napapagod po kami kapag yung tinutulungan namin, walang nawawala sa direksyon. Yun po ang nakapagod sa amin. Pero kapag yung tinutulungan namin, napapaigi. Nawawala po yung pagod namin. Sumasaya kami. Oh, okay na po. Dapat yung ama nitong ano sa kanya tumulong. Eh ayaw mo namang puntahan yung ama eh. Ayun nga. O pa magbibigay kay eh kasi hindi naman sa pag-aano, hinusgahan mo na agad yung tao. Nagpaalam kami sa iyo na kung pwede ka usapin namin yung tatay ni Jan, ayaw ninyo. Kasi nga sinasabi niyo walang kwentang tao. Nananakit siya. Hindi naman kami sasaktan noon. Alam na naman kami, saktan. Nandiyan si Damulag. Mananakit ba yun? Sabi ako. Oo. Ay ito, ayoko pa na madamay. Kasi nung baby ito, sinusunta ako dito. Eh mamaya, sa panakit ko. Hindi yan masusunto. Pagkakasama kami, sus, ginuupas ilan. Ewan na lang kung ano damo, ang masasabi mo. Wasak yung mukha niya, katulad din to. Hindi yan totoo yan. Hindi naman kami papayag na masasaktan niya yung ano, persino sa inyo. Sabay po natin, sir, di ba? Kami dito? Kailan kayo alis? Mabalik nga tayo rin sa usapan. Kailan niyo po plano umalis? Bukas. Sabi ba, diba? Bukas na? Sinabi niya? Bukas. So, bibigay ko na ngayon susi kay Papa Jim. Hindi yung susi, iwan mo kay ate ano? Ate Inday po. Ay, ate Inday. Oh, eh, nasa inyo yun ano, ha, mga kabisnes, paumanin po. Sabihin ko man na huwag. Na huwag kayong umalis kung yun ang desisyon nila. Mga kabisnes, mapapahol tayo. Pagka
tawag nito, yung bang pinigilan natin sila. May malalabag tayo karapatang pantao, ano? Opo. Karapatan nila 'yon. Sa atin lang, hanggang doon lang tayo sa ating may abot na tulong, ano po, mga ka-business. Pero pagdating sa pagdidesisyon, sila ang may karapatan. Pare-parehas tayo ng concern, pare-parehas tayo ng iniisip, ng inaalala, patungkol kay John. Mahirap sa sitwasyon ko. Masaya na sana at nakilala natin. Ilagay na natin dito sa ano, sa matitirhan na maayos. May hanap buhay tayong binigay. Ay nagbago yung isip ni Nanay Gina. So, ganito, ibigay muna namin sa inyo yung ayuda. Ano? Mga ka-business namin minamahal, pabutan muna natin sila ng ayuda. Ano po, ito may bigas dito. Tsaka konting grocery. Ayan. Ayan, dyan. Nigina, kayo na po bahala dyan. Paki, number one. Number one na yan. Ang lakas, ano? Ayan. Paano kasi sa audio po, pa umanhin po sa inyo mga ka-business. So, mga sa audio yan. So, ayun, Nigina, kami dalangin namin sa inyo kayo'y mapabuti. Ha? Ngayon, kung halimbawang ano man ang mangyari, dyan, tandaan mo yung cellphone number ko. Pwede. Hindi, kabisaduhin mo. Ha? Oo, kabisaduhin mo. Ibigay mo, Mrs. Ka-business. Yung cellphone number. Kabisaduhin mo, ha? Isusulat, papasulat ko kay Mrs. Ka-business. Kabisaduhin mo. Para kahit wala, hindi mo na kailangan magpaalam kay mama mo, so pinakailangan mong tumawag sa amin at ipaalam yung sitwasyon ninyo. No? Ha? Kahit sino, makisuyo ka, pwede po makitawag. Ganito, ha? Kung ano man ang mangyari. Ayan, so, eto, dadalhin nyo ito. Nanay Gina. Hello? Uy! Ayan, anong gagawin nyo rito? Pagkain. Hindi ko alam sa iyo. Sa amin, wala ka. Ang gusto namin, manatili kayo rito. Diba? Opo. Anong ano namin, para nasa maayos kayong kalagayan, huwag kayong bumalik sa kalye. Yun ang pinakamasakit sa amin. Bumalik kayo. Ha? Pag bumalik kami doon, di ayos na rin yung tulungan namin. Ha? Eh, hindi ko alam. Hindi ko makilala yung kapatid mo. Hindi ko nga alam kung saan yung lugar na yun. Kaya nga, meron kami pag-trapping ng kayaman doon. Kaya nang ano? Ate Gina, nisa-share nyo po yan. Nakapatid. Dito po kasi hindi naman kayo pinapaalis namin. Diba po? Ngayon, yung nisa-share nyo po na lumipat doon, sana, alam din ng kapatid po ninyo. Hindi ba sa lalaki pupunta roon? Baka makita na naman po kayo na sa lansangan. Tapos si John hindi makapag-aral doon. Eh dito po napakaayos ang kalagayan niya. May bahay kayo, may tubig kayo, may higaan kayo. Meron kayo supply. Tapos makakapag-aral pa yung anak nyo kung sakali, di ba po? Kayo po ang ano. Kasi hindi namin pwedeng sagkaan yung desisyon nyo. Yung sa amin po ay pagtulong na mapag-aral din yung anak nyo. At saka meron kayo matutuluyan na bahay. Diba po? Eh, pupuntahan nyo po pala, kapatid nyo. Hindi pa po yata alam ng kapatid nyo. At saka yun, ano po mga ka-business, excuse na Mrs. Ka-business. Gusto ko lang po idagdag. Ang binigay nating hanap po ay sa kanila, pagtitinda ng balot. Kasi nga sinubok, tiningnan natin kung may kapasidad ba sila. Ngayon, sa pagtitinda ng balot kasi, mga ka-business, hindi na nila kailangan magluto, ano po, mag-prepare nung ipi-prepare yung pagkain. Kasi alam naman natin yung sitwasyon nila, no? Pagka pagkain, siyempre kailangan maayos yung handling. Opo. 'Di ba, mga ka-business? Kaya yun ang inaano namin, na magtinda lang sila ng balot para kahit papaano yung pang-araw-araw nila bukod dito sa ayuda, yun lang ang iintindihin nyo. Hindi kayo magutom sa araw-araw. 'Di ba? Kasi wala kayong intindihin sa bahay, tubig, kuryente, 'di ba? Wala kayong intindihin. Yun lang.
Tapos pagka dumating kami, may dala kaming ayuda, pagdagdag nyo na yun. Para makaipon-ipon. Ganun. So, ayun po, doon sa mga nag-advise, bakit hindi natin pinagtinda ng ibang mga paninda. Hindi advisable, mga ka-business. Hindi advisable po. Paumanhin po. Unang-una, si Nanay Gina, tawag nito, hirap nga lumakad eh. Tapos paglulutuin mo ng mamamalingke, di ho ba? Magluluto dyan, mag-asikaso dyan. Halimbawa eh, tawag nito yung bang fishball o anuman. Eh, hindi nga marunong magbukas nung kalan. Hindi nga nila alam paano buksan yung kalan eh kung madisgrasya. Tinuruan na lang namin din ito, mga ka-business. Ano po? So yun, kaya ang pinaka ano sana, balot, kasi luto na yun eh. Ititinda nyo na lang. Ititinda na lang. Luto na yun. Meron na rin sukang kasama yun. So, ayun po. O sige. Kung ano magiging pasya ninyo, may respeto namin. Wala kami magagawa. Pero talagang nalulungkot. Buong team ka-business. Oh, kasi siyempre, unang-una, nakakasama na rin namin kayo. Pamilya na, turing namin sa inyo. Ano? Kung ano't ano man, sana mapaayos ang inyong kalagayan. Tapos, yung binabanggit nyo pong susi kanina, kay Ate Inday nyo na lang ibigay. Ano? Halimbawa talagang lilisanin nyo itong lugar. Mga ka-business. Ito maano. Ang palang nga ito, may patuloy pa. O, paano dyan? Tutuloy na kami na Gina. Ha? Ano, nak? May sabihin ka sa akin? Wala po sa amin. Ha? Hindi ba ako? Ay, ano ba sana yung gusto mo sabihin, anak? Okay. Dapat kasi ito, 4th year high school na eh. 4th year high school na, 16 years old na ito eh. Hindi na pa-enroll. So yun nga sana, asikasuhin ni Papa Dins. Lahat, asikasuhin ni Papa Dins para dito kayo dyan. Scholarship, mga gamit sa school, pagpapa-enroll. Ano po? Yun. Sakripisyo para sa iyo dyan. Nakakalungkot lang. Ganyan yung decision ni Nanay Gina. Wala akong magagawa. Sige na. Tutuloy na rin kami at mayroon pa kami pupuntahan. Magmi-mission pa kami. Mag-ingat kayo. Ha? Nanay Gina. Eric po. Jun. Ingat, Jun. Mag-mission namin. Okay. Diyan yung ano number pala ma. Ayun pala. Halika rito diyan. Eh si Jan po mga ka-business na pamahala sa akin ito eh. May ballpen ka diyan. May ballpen ka ba? Basta yung feeling ko sa iyo ha. Yung feeling ko sa iyo. Kabisaduhin mo kasi pagka kinuha mo yung pag kinuha ni mama mo yung number at sabihin na huwag kang tatawag. Pagka sinawata ka na naman yan kasi sunod-sunuran ka lang sa kanya eh. Diba? Ako. O, kabisaduhin mo para pwede kang tumawag anytime. Okay? Okay pa. Yun, sana Nanay Gina magkaroon ng laya ito si Jan sa ano, ma-enjoy niya yung pagiging bata. Sulat ko sa iyo. Dekado nga pa. Isang individual yan Nanay Gina na may karapatan din. Bagaman magulang tayo, pero yung ating mga anak, meron din bukod na karapatan yan. Tapos meron si pag-aasawahin mo, na hindi pa nga nakapag-aral yung tao. Yan, ito yung pera na ko. 1,000 pa pamasahin mo. Ay, Gina, dyan yung ano ha, 1,000 yan. Eh, magkano pa masaya? 300 lang, o may sobra pa. Ako, may sobra pa. Sige, ingat kayo sa biyahe ha. Ingat din po. Ingat. Ay, Gina, ingatan mo si Jan ha. Sana ako pa maka-business. Ingatan mo yung anak mo, at saka akong maalas ang patay. Basta dyan yung biniling ko sa'yo ha. Sana, pag-arali mo siya kung saan makay makapunta ha. Ha?
kasabay ka na sa ano ko, yung may ako ko dun, wala. Ilan taon na magkasabay ko. Sige po, mag-aral ka dyan dun, ha? Ako. Huwag na namin kayo makikita sa kalye, ha? Pag nakita namin kayo sa kalye, ipapa-DSWD namin kayo na IG na, ha? Usapang ano yan, ha? Oh. Sige, karapatan ng bata na ano ninyo, na tawag nito, nasasagkaan.